Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang kanan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magkumapaw upang ang kasalanang ipinapangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pumumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, panibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang tarus na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na
ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapahanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipadpad kung hangin ay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king tawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapu sa yerba buena ng ruda at iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit wag naman ninyong kaligtaang gawin ng mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga at mga pagpugayan kayo ng sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautosan, "Guro, sa sinabi mong yan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautosan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit di daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Maganda na para sa ating mga Kristiyano na pinapaalalahanan ng patuloy ng ating ebanghelyo at ang mga paalala ay nariyan para tayo ay lumago. Hindi ba ang tao nagpapaalala sa kanyang tao malapit sa buhay niya ay nais niyang lumago ang pinapaalalahanan niya. Hindi para siraan, hindi para awayin. Minsan ganun nga lang ang pagkatanggap natin kung tayo ay pinapaalalahanan. Iniisip natin, inaaway tayo. Pero hindi ba ang pagpapaalala ay nariyan para tulungan ang kapwa kung medyo ay nalilihis na, kung medyo ay nawawalan na sa tamang prioridad. Kaya hindi ba ang mga magulang ay nagpapaalala din sa mga anak nila? Hindi ba minsan ang mag-asawa ay nagpapaalala din sa bawat isa dahil ayaw nilang malayo o mapahamak ang minamahal nila? Sa ating ebanghelyo, maganda mapansin na si Jesus ay nagpapaalala, pero minsan ang pagtanggap ng mga nakikinig sa kanya ay iniisip nila inaaway sila. Anong gusto mong paalalahanan ni Jesus sa kanila? Pinapaalalahanan sila na ang kanilang atensyon ay nakatuon sa ibang bagay, sa panlabas na gawain, yung nakikita ng lahat. Pero yung pagbabago ng puso, yung pagkalinga sa kapwa ay naisasantabi. Hindi ba kaya sinabi ni Jesus at sila'y pinabulahanan eh, mga pag-imbabaw kayo? Bakit kasi nakatuon kayo sa panlabas? Pero yung pakikipagkapwa-tao, yung laman ng puso, yun ang mas mahalaga. Ang laman ng puso ay na makinig sa salita ng Diyos. Ang laman ng puso na marunong makipagkapwa-tao. Ang laman ng puso na marunong umintindi at makipaglakbay kasama ang iba. Hindi siya ano makikita ng tao. Hindi siya kung ano makukuha mong like. Aminin natin, bagamat maganda nga ang social media, no? Pero it, one way or another, naturuan din tayo na ano, maging concerned sa panlabas na imahe. Pwede nga sa harap ng social media, ipinopost ang bait-bait, ang galing-galing, nakakatuwa naman. Pero pag yun sa mga personal interaction niya, sa mga nakakasalamuha niya, aba, parang kabaliktaran yata. Pag sa harap ng maraming tao, pag may camera, wow, ang galing. Pag wala ng camera, salbahe pala. Minsan, ganun din tayo sa buhay natin eh. Gusto nating ng like ng ibang tao. Gusto natin nagke-trend yung mga pinopost natin. Pero, maganda ring tanong. God knows your heart. God knows what's inside you. God knows your soul. Alam niya naman ang puso mo. Alam niya ang loob mo. At sana sa pagharap natin sa Diyos, kaya nating hilingin na ang loob natin ay hubugin ng Diyos. Ang kalooban natin ay hubugin niya ng kanyang salita. Na sa gayon tayo ay lumalago sa pagiging mabuti, hindi pakitang tao ang lahat. Hindi siya nakikita ng karamihan, kundi kahit walang kamera, kahit wala yung mga
likers at followers mo, ikaw ay ikaw. Dahil ang Diyos ang hinahanap sa atin, yung ating pagiging totoo, pagiging authentic, a person with integrity. At ang integrity ho, ay yung laman ng puso. Ikaw ay totoo sa harap ng maraming tao. Ikaw ay totoo kahit yung mga taong nakasalamuha mo na pang-araw-araw. Totoo ka. Hindi ka fake. At yan po nais paalala sa atin ng Ebanghelyo. Maging totoo sa harapan ng Diyos. Maging totoong nagmamahal. Maging totoong nagmamalasakit. Maging totoo sa ating pananampalataya. Dahil ang taong totoo, hindi lamang po ang panlabas ang tinitignan, kundi para sa Kanya, ang kalooban ang pinakamahalaga. At mula sa kalooban, dunuusbong ito sa Kanyang gawain araw-araw. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan. Ang ating itugon, Panginoon, ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga tinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga tinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway masayahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin, alay sa pasasalamat ng puso.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinulugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangyat na mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo lahat ng yaman ko. Ay alay ko sa'yo, ikaw ang tanging buhay ko.
kapatid ko nga. At natanto sa kasulatan yung turo pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaig kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.